Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon guys, may gagawin tayo rito na power window regulator ng Ford EVEREST guys. Di bali ito guys yung sasakyan. Di bali ang problema nito guys sa driver side to guys. Ang problema nito pag inangat daw ni sir, may clearance sir ng konti. Tapos pag may clearance siya ng konti na hindi sumagal, lumalagot ako na raw, tumutunog-tunog na ganoon. Kaya ang ginawa namin guys sa binaklas namin. So ito yung nakita namin sira. Yan, ito guys sa nabungi. Yan. Kaya pag umabot siya rito sa dulo, ang mangyayari dito guys sa motor, dumudulas na. Yan, ito nga guys, medyo nagka-problema na rin yung motor. Yan, kumalog na yung gear niya. So ito guys, ang gagawin ko rito, gaya ng lagi kong ginagawa, pinapalitan ko guys ng ipin. Bali, tinatanggal ko to. Yan, lahat yan. Kasi ito guys, sira na talaga lahat eh. Ito naman guys, pwede natin gawin tong dulo lang. Yan, kaya lang ang problema niya dito sa iba, medyo bungi na rin. Kaya medyo iingay yan guys, medyo pangit pag inaangat yan. Kaya ang gagawin natin, papalitan na natin ito guys. Yan, ito guys yung gaya ng lagi kong ginagawa. Pinapalitan ko to. Yan, nililipat ko yung ipin nito dito. Yan, ito guys, bibigyan ko kayo ng idea kung paano gawin yan. Ang una nyong gagawin guys, yung ililipat nyo ng ipin. Kung meron kayong ganito o may mga nabibili nito guys, sa katulad kong nagawaan ng mga power window, bibili kayo nito. Tapos ang gagawin nyo, tatabasin nyo muna ito. Yan, clamoring. Bali guys, ang gagawin nyo, bubuhitan nyo muna to. Yan, bubuhitan yung ganyan kunyari guys, papantayin nyo, guhit. Yan, tagalin ko muna. Kapag napantay yun ang guhit ng ganyan, ngayon tatabasan nyo ng cutting disc, di bali tatanggalin nyo siya. Yan, pag natanggal nyo na yan guys, syempre pag nabunod yan, medyo aangat yan. Ngayon ang gagawin nyo, pupukpukin nyo guys na ito, yung nabengkong, papantayin nyo muna, iaayos nyo muna bago nyo isusukat dito. Yan, pag nasukat nyo na yan guys, dyan dito mismo sa papalitan natin ng gear. Ngayon, tsaka nyo tatabasin to. Yan, pag naisukat nyo na talaga, ito yung forma nya. Yan, kailangan kasi guys, tumama to, magpantay siya ng ganyan guys. Yan, kailangan guys, magpantay talaga yan. Yan, pantay na pantay. Kasi pag ito ang inuna nyo, tapasin, mapipengkong na yan guys, wala kayong magagayahan. Kaya ang gagawin nyo, uunahin nyo munang tapasin to bago nyo isusukat dito sa paglilipatan nyo ng regulator. Okay. And guys, gagawin ko rito, tatabasin ko muna to bago natin isusukat dito. Pakita ko na lang guys mamaya pag natabas ko na to. So ito na guys, natabas na natin yung gear nya. Yan, bali ito yung pinanggalingan nya guys. Bali guys, pag magtatabas kayo nito, kailangan nyo gumamit nito. Yan, para in case na may tumalsik man na mga yung ano ng grinder, para hindi tumalsik sa mata nyo kasi delikado yan guys. Kaya gagamit kayo nito guys ng ano, safe sa mata yung salamin. Tapos guys, ito yung sinasabi ko guys, kailangan na mapantay. Yan, kailangan guys pantay na pantay ito. Yan, para hindi maipit dito sa motor pag nakasalpak na o nakakabit na rin o nakawelding na. Kailangan guys pantay. Tapos ito guys, may stopper to. Ito. Ito yung stopper para pag binaba nyo yung salamin, hindi malalaglag yung salamin kasi stopper yan ng motor yan. Pag tumukot na yan dyan guys, hihinto na yung salamin. Kasi pag baliktad ang kabit nyo na ito, yan, tulad nito guys, kunyari ito, wala siyang stopper. Pag nagtuloy-tuloy ang motor niyan guys, malalaglag. Malalaglag yung salamin nyo. Kaya ito yung trabaho guys ng stopper. Yan, kailangan guys, gagayahin din natin yan. Yan, pag nag-DIY kayo guys, gagayahin nyo yan guys. Kung saan ang stopper, doon nyo ilalagay itong stopper nya. Yan. Tapos ito guys, may sobra sya. Yan, puputulin ko to guys. Yan. Ngayon guys, ang gagawin ko rito, tatabasin ko na to. Yan. Tapos pag natabas ko na yan, kailangan saktong-sakto ang sukat nya kasi poporma ko pa yan guys. Poporma natin yan dyan. Kailangan guys, saktong-sakto rin yung ipin nito.
para hindi siya kumalog pag nakakabit na yung salamin. And guys, pakita ko na mamaya guys pag natabas ko na, tapos na-spot ko na. So ito na guys, okay na. Yan, na-iporma na natin. Yan. Kailangan guys, pag magkakabit kayo nito, kailangan spot-spot lang. Yan, spot-spot lang guys. Yan, huwag niyo muna ipo-pull weld. Tapos guys, kaya itong motor na to ang ginamit ko. Yan, kasi pag ito kasi ang ikinabit natin, may kalog na yan guys. Kailangan guys, pagtetesting natin yung maayos talagang motor. Ito kasi guys, yung kay Sarah, kalog na. Yan, ngayon guys, okay na. Hindi ko pa pinupuwil dyan. Yan, ngayon testing natin guys. Kailangan guys, testingin nyo muna sa baterya bago nyo i-fix o i-pull weld. Yan guys, ganito. Kailangan kasi guys, walang kaingay-ingay. Yan. Bali, positive-negative. Yan, tahimik na tahimik guys. Dikit mo ng konti. Saan? Yan, swabing-swabe. Yan. Tapos guys, halika rin. Pag ipapulwag yan guys, kailangan huwag nyo masyadong kakapalan. Kasi pag kinapalan nyo yan, iingay yan. Kailangan na medyo manipis lang. Pero kailangan dapat matibay. Yan. Kabilaan yan guys sa rewelding natin. Yan. And guys, okay na. Ito naman guys, may nabibili na ito sa online. Alam ko na, mga nasa 1.5 lang to. Pero ang nasa online kasi guys, hindi naman sa sinisiraan natin. Malambot ang pagkabakal nun guys. Yan, malambot. Kaya ilan na ang kinalas ko nun guys na pinaayos na lang uli yung original kasi nga ang nabibili sa online napuputpot ka agad. Bukod sa napuputpot, malambot yung pagkabakal. Yan. Kaya ito guys, ang ginawa ko, sinadjust ko kay sir na repairin na lang namin. Yan, napapalitan naman yan guys. Ito guys yung masira sa kanya. Iba kasi guys ang original sa replacement. And guys, gagawin ko na ito, ipapuweld ko na. Papakita ko na lang guys mamaya pag okay na, napinturahan ko na at titestingin na namin. So ito na guys, okay na. Yan, na-spotan na natin. Bali, kabilaan. Ito guys, kahit hindi nyo na ipulweld lang, kailangan guys, spot-spot lang. Kasi pag pinulweld nyo ng lahatan nyo, mabibengkong yan. Kaya yan guys, okay na. And guys, okay na, parang kaliskis ng alupihan. Yan, kaya lang yung natapakang alupihan. Kasi okay na, kabitan natin. And guys, kakabit ko na bago ko testingin. A few moments later. So ito na guys, nakabit na natin yung power window regulator. Di bali, ang naging problema na ito guys, pag tinataas daw, sir, hanggang dito sir, nagkakaroon ng clearance. Mga 1 inch. And guys, may mga 1 inch daw na clearance. Kasi ito guys, may ginagawa kasi ako kanina, kaya pinakalas ko na sa mga pamangking ko. Kaya hindi na namin na-testing. Pero doon naman sa regulator, kitang-kita naman guys, kud-kud na. And guys, te-testingin na natin sa start ko. Okay sir, ay on is also. Start sir, para mas swabe. Yan. Dati sir, parang tumatalon-talon, gumagano, no? Oo. And guys, testing natin. Sir, sagad na. And guys, okay na. Yan, walang kaingay-ingay guys, yung pagkaka-repair natin. Kasi guys, kaya ako sinabi na kailangan malinis ang pagkaka-welding o walang sasabit kasi maririnig yan dito sa loob guys. Oo, pangit sir eh. Kaya kailangan guys, grinderin nyo na maigi. Yan. Yan guys, agad na. Okay na guys. Sir, babati ka ba? Hi to my beautiful wife and beautiful daughters. Shout out tayo sa inyo. Shout out guys sa mga kamag-anak ko. Mga kamag-anak ko, mga EVEREST Club. Okay to kay G.N.Paladin. Sir, maraming salamat sa iyo. Ito kasi guys, ang dati kong ginawa rito sa sasakyan ni sir, alternator yung sir. Alternator, no? Ngayon na si sir, siyempre na satisfied alternator. Sir, maraming salamat sa iyo. Ingat sa pag-uwi. Okay, sige. Okay, guys, salamat. Thank you, sir. Ngayon lang, guys, mag-repair ng power window regulator. Hindi naman sa inaano natin mga replacement. Minsan kasi, pag-replacement, guys, lalo na ito, guys, mabigat ang salamin nito. Masyadong malaki ang pinto. Babaluktot yun, guys. Kailangan, guys,
Kung kaya pang repairin yung regulator na original, repairin na lang. And guys, maraming salamat.